Patungkol pa rin ito kaka-coffee kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nung magbabasa-basa kasi tayo, may nakita tayong ito, editorial ito eh, na parang pinupunto niya, bakit daw parang nagkabaliktad ang tadhana ni PRRD at ni Laila De Lima? Nabaliktad daw. Kumbaga, ang karma daw ni PRRD, sinaserve niya na ngayon. No? Kaya pinagdudusahan na nito yung kanyang karma. Allegedly, no? Sabi ng mga netizens. At ngayon, si Laila De Lima na pinakulong niya, ngayon inakalaya na. In short, parang sinasabi nila, ang huling halakakak daw, eh nasa kay De Lima. No? Kasi matinding magkaaway ito kakopi eh. During the term or during the administration of PRRD. Itong dalawa talaga yung lagi nagbabangayan, no? Ito, sa Rappler actually natin ito nakita, eh, no? The tide turns, yan. Kung noon, bugbog sarado itong si Laila De Lima, ngayon eh, si Duterte naman daw. Key moments in Philippine politics in 2023. Kasi parang year-ender ito kakopi sa pagpapalit ng taon. Anong nangyari? Ano yung mga highlights ng 2023. At ito nga, isa dito, number one actually, si ang relasyon nito ni PRRD at ng dating senador na si Laila De Lima. In 2023, the country saw the tide turning for two political fools, former President Rodrigo Duterte and former Laila De Lima. Parang nagkabaliktad daw, kakopi ha? Following the 2016 elections, Rodrigo Duterte became the most powerful person in the land. He had a massive base of supporters whose passion, especially online, allowed him to keep his foul-mouthed and vindictive ways throughout his watch. Ito naman yan. At ang nagbago din dyan, kakopi, yung mga miyembro ng PDP Laban na isa-isa na pong kumalas sa kanya. So yan ang isa sa mga sinasabi ng Rappler. At alam niyo naman, kakopi, pag sinabi mo Rappler, ay critical yan, kakopi, kay PRRD. No? Hindi naman magkasundo yan. Actually, lagi nga nagbabangaya yan. Rappler, ito ha, perspective ito ng Rappler. Kayo na humusga dyan kakopi kung anong gusto palabasin na ito. Pero ang pinupunto natin dito, isa umano sa nagiging highlight ng 2023 political issues ay ang pagbabago ng tide, pagbabago po ng daloy nitong mga alon na ito. No? Na kung noon ay pumapabor kay Rodrigo Duterte, eh ngayon ay napupunta na po kay De Lima. In the same year, Laila De Lima was elected senator and kept true to her human rights advocacy. Siyempre, supportado ng Rappler si Laila De Lima, no? Kaya ganyan yung mga linyahan niya dito. She led a Senate investigation into Duterte's drug war killings and the Davao's death squad. While Duterte ruled the land, De Lima languished in a detention facility in Camp Crame over what she and her supporters called trumped-up drug charges designed to pander to the then president. In short, hindi naging madali ang ang relasyon nitong dalawa na ito. Their situation have changed. Teka, ano nangyari? Sige tayo din after. Their situation have changed over a year after Duterte stepped down from power. They are the only ones. They are not the only ones. Ayan. Hindi lang sila po yung nagkaroon ng pagbabago ng ano ba yung tawag natin dito tadhana. Ayan, at napakawala daw po. Pinalaya daw po itong si Laila De Lima at naging thankful din po ito sa administrasyon ni PBBM kahit pa paano no, dahil naiserve daw o hindi napakialaman itong naging desisyon ng korte. At hindi lang yan, isa din po sa pinupunan nila dito kay PRRD ay kung noon ito ang nagsasampa ng kaso, ngayon siya naman daw ang kinakasuhan. At ito na nga si Franz Castro, isinampahan nga po siya ng kaso no, dahil sa mga death threat na binitiwan ito sa programa. At parang nakahanap ng kakampi itong si Franz Castro dahil maging ang buong Senado ay nagsanib-puwer sa ito, ilabang kay Duterte, no? Dahil din sa mga binitiwan na statement ni PRRD na sinabi niya na most trusted government institution itong House of Representatives, itong Kongreso, no? Dahilan po para magkampi-kampi itong mga mambabatas sa pangunguna po ni Speaker Martin Romualdez. At hindi nagtapos dyan. May mga inilabas pa po sila mga resolusyon na kumukontina sa mga remarks na binitiwan po ni PRRD. So ang punto nila dito, eh bakit parang nagbago yung ihip ng hangin, no? Nag-iba. Ano ba ito? Ito ba ay karma na sinisirve o nagkataon lang? Sige. Ano sa tingin ninyo dyan sa comment section? Ilagay nyo dyan. Nagpaparamdam para sa 2025 kakopi. Sino yung nagpaparamdam? Si Laila De Lima. Definitely tatakbo yan. Sure ako dyan, kakopi, tatakbo si De Lima.
pagsapit po ng 2025 elections. Faustino Samentar, Happy New Year ka, Coffee. Sipag mo naman nag-live ka kagad. Oh, wala tayong gagawin eh. Eh, mahabang ating panahon, kagabi natulog lang tayo. Ang hirap kasi sa mga pro-China na mga yan, ha? Sa kanila din mismo nagagaling ang mga kalokohan nila. Pero kapag nabuking, denied to death sila. Di ba mga legit na gung-gung sila? Ayun lang kasi. Pag may mga binibigong statement, isa na rin. Kasi kung titingnan mo yung mga banat din kay PBBM, eh, iba rin kasi yung dating ng mga banat eh. Pinapanood kita habang nanonood ako ng NBA games. That's Sir Ernesto Urbano Darang. Thank you, sir, sa panonood. Sana hindi ka natin distract, no, sa iyong panonood kay sa NBA. Mabuhay ang Pilipino. Shoutouts from Cebu kay Fernando Pilyare. Happy viewing po sa inyo. Kay Erwin Lopez, matagal na akong subscriber. Silent viewer na. Ayan, Sir Erwin Lopez. Ayan, marami tayong mga kakofi na matagal nang nandito pero hindi lang nagko-comment. Ayan, sige. Baka ngayon, eh, mag-comment lang kayo dyan. Kahit yes lang yung comment yung dyan. Danny M. Acosta. Okay, naturalmente idol. Pagtanggol niya, amo niya. Buti na lang na-suspend yung SM9 na yan. Stage na yan. Gawang kritiko ng Marcos admin. Ang kakapal mukha ng mga taa. Gahaman kasi sa kapangyarihan. Actually, nagulat din tayo sa ano, sa totoo lang, no? Sa naging takbo ng SMNI. Kasi during the campaign, sinundan talaga natin ito eh. Di ba si PBBM, sinundan din ng SMNI eh. Kasi tinitingnan natin ano yung paano tinatrato ng mainstream media ang kandidatura ni PBBM. At nakita mo talaga yung suporta ng SMNI during the campaign. Sinusundan nila sa PBBM kung nasaan sila at nagbibigay sila ng malaking airtime. I found out, libre pala yun, ha? Hindi sila binabayaran doon. Matindi yung kanilang pagsuporta kay PBBM and then di lang natin alam kung ano yung naging turning point. Parang nagbago yung ihip ng hangin, no? Parang, ayun, may mga remarks na particular. Even si PRRD din mismo ay nagbitaw ng mga statement na doon lumalabas sa SMNI, no? Na against the administration. So siguro, yun yung mga turning points na parang hindi na yun nagustuhan siguro at na-judge pa ang Kongreso, nabanata ng Kongreso, at nagkasagawa ng mga investigasyon at unti-unting nabulgar ang ilan sa mga hindi umano katanggap-tanggap dahilan po para masuspende ang SMNI. Ricky Veloso, Happy New Year po sa inyo, watching from Los Angeles. Eh, sana masettle na ka-coffee itong mga issue na ito, no? Si Laila De Lima, laban ka sa pagkapangulo. Ay, definitely hindi lulusot si Laila De Lima sa pagkapangulo. No? Malabo pa yan, ka-coffee, no? Sa pagkasenador, possible pang makalusot yan, pero sa pagkapresidente, mahirap-hirap pa. Until now, wala pang matibay na panlaban itong Liberal Party o itong opposition, no? Kaya ang frontrunner pa rin natin ay si Vice President Sara Duterte. Hilda Galvez, good afternoon, ka-coffee. Happy New Year po sa inyo. Shanna York, I used to like former President Rodrigo Duterte, kaya lang hindi ko nagustuhan sa kanya yung mga magbibitiw siya ng mga salitang may double meaning. Tapos pag nabuko, sasabihin niya na joke lang. Sana mag-enjoy na lang siya ngayong tapos na ang term niya sa leader of the country. Correct, enjoy na lang ka-coffee ang kanyang retirement, no? Eh, huwag na bumalik ito. Eh, ang problema, sa survey na inilabas ng ni Malutikilla, no? Actually, PRRD supporter ng si Malutikilla ng Publicos Asia. Number one si PRRD sa pagka senador. Possible na putatakbo ito sa pagka senador base sa survey. Eh, siya yung may pinakamataas na boto na nakuha. Kung tanong, kung papasok pa sa Magic 12 itong si PRRD, definitely, tataya natin ang ating pamatot pananggulo dyan, papasok pa rin yan. Pasok yan sa Magic 12 kasi may following pa rin ito. Isa rin yan si Attorney Trixie. Dami din fake news niya. Abogada pa naman, chismosa, sabi ni Liberty Torino. Erwin Lopez, Sasha and the Dick Beats, 1967, hindi naman masamang mangarap. Ingat lang, baka mauwi sa bangungot daw yan, sabi ni Erwin Lopez. Benji Barrera, no matter what may, kay President BBM pa rin kami. Si President BBM lang ang nakakalaban sa China at yan ang mahalaga sa atin. Actually, isa rin yan sa mga naging dahilan kung bakit pinupuri. Sa totoo lang, ha? No, ang tawag natin dyan, walang pambobola, no? Pero mga political analyst mismo ang nagsasabi na maganda yung nagiging response ni PBBM dito sa aggression o dito sa pagigipit ng China sa Pilipinas. No? Si Dikya ang Publicos Asia, ano pa lalabas? Dikya. Ah, Balupikiya yung ano, ha? Intifa, Intimafi, Mukoy, nag-uumpisa yan kakopi ng persona ni PBBM na hindi niya nabanggit about drugs at pagre-resign ni Mike Abe dahil yung si Kimuloy, dinidiktahan niya si Mike Abe na banatan si PBBM, may dinagpadikta sa kanya si Abe. Ah, oo, siya din yan kakopi, no? At lumipat ng PTV4.
itong si Sir Mike Abe, no? Kasi na-issue pa nga siya dyan. May walkout ano, moments pa yan, eh, no? Yung paglalabag ng lapel. Yan. Oo, yan nga yung kakopi. At yung parang hindi raw sinama sa US. Basta yan yung mga narinig natin. Yung mga pinagugatan. Pero marami pa yan kakopi. Liberty Torino, hindi totoong number one si Digong sa survey. Lahat ng kilala ko ayaw kay Digong. Kaming family ko ayaw sa Duterte, sabi ni Liberty Torino. Hindi natin alam kung anong basis ng survey na yan, no, ng publiko sa Asia. Pero kung yun ay pagbabatayan, number one si Digong dyan. No to pro-China, to Duterte, sabi ni Maylin. Importante, protektahan ang soberanya. No? Huwag tayo magpapabudol sa mga banyaga. Eventually, hindi mo alam, kontrolado na tayo. Biktima 147 PBBM Protect, mabuhay po tayo. Baka mamaya pag-ising natin, iba na ang Pangulo natin. Protektahan ang Presidente para hindi mangyari. Shoutout din natin mga ka-coffee natin na sa Facebook kay Rosalinda Ramos. Happy New Year po sa inyo. Kay Lucila Bautista, kay Joseph Capoy, kay Mama Mia. Nakikinig din po sa atin sa Facebook. Pag nasa Facebook po kayo at hindi po kayo napapollow sa ating Facebook page, yan, comment lang kayo dyan at follow. Click lang po yung follow, click lang po yung like. Kung nasa YouTube po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, click lang po ang subscribe. Netbeg, Happy New Year po sa inyo. Kaloyal, Coco Melon, magandang hapon ka-coffee and Happy New Year po sa inyo. Walang aasahan ka dyan kay Roque. Naka-China yan, boss niyan, si Duterte. Kayo nagsabi. Kaibigan TV, ah. Zyron, happy viewing sa'yo, Zyron, ha? Mingo Jake, kay Arian J. Labadan, kay Joseph Capoy, yan, ang ikin sa atin dyan sa Facebook. BBM pa din, tahimik. BBM pa din, tahimik lang, hindi madaldal, sabi ni Kuya Joe TV. Correct. Oo, oh, daming issue, pero yung mga issue na actually na hindi naman dapat patulan, hindi na ito pinapatulan. Doon tayo sa mga issue na ito po na nakaka-apekto sa bansa. Anyway, sige, kunin nyo yung kape-coffee at move on tayo sa ating next topic.